Pero tulad ng ibang lamang dagat, itinuturing ang mga pugitan na food source at isa ang Pilipinas sa mga pangunahing nagsusupply ng pugita sa ibang bansa. Sa isla ng Calaguas, Camarines Norte, gamit ang isang bato at punit-punit na tela. Pinapalutang ng mga mangisda ang tinatawag na tora-tora para manghuli ng pugita. Galit daw yung mga pugita dyan. Pagka tinabihan nila yung lungga ng pugita, aagawin yan. Tapos may mga hooks yan. Hahabulin daw ito ng mga pugita. At kapag kumapit na, ay unti-unting hihilahin paahon ng mga mangisda. Kapag malapit na sa bangka, ay tinatakman na ito ng mga mangisda. Sa parte ng dagat na tinatawag na highway, dumarami na ang huli ni Namang Rolando. Yung tentacles nga talagang... You see how it moves, ha? Grabe! Parang alien, no? Octopus meaning, walo dapat ang tentacles niya. Ang kanyang mga galamay. Oh! Amazing! Look at that! Taka siya. Oh! Nung pagdating namin, naswertehan na, no? Dahil may pabalik na ng mga namumugita and dalawang bangka yon na malalaki na may dalang malilit na bangka. And pagdating nila, meron na silang dalang mga balde na punong-puno ng mga pugita. Wow! Maraming hulis, kuya. Malaki ito. Look at those tentacles. Dinadala nila ang mga huli sa isang bagsakan para ipakilo at ibenta. Si Namang Maning ay exporter ng mga pugita. Ang mahigit na 100 pugita sa isang araw ay marami raw kung tutuusin. Para kay Dr. James Wood, hindi lang raw ang lumalaking industriya ng pamumugita ang malaking banta sa ilang species ng octopus. I think pollution can be a threat to all marine life in some way. There are specific cephalopods that I do have concerns about. Wonderpus and the mimic octopus were being heavily fished before they were even described by science. Ang isang pugitan na nadokumento ko noon sa isang plastic na bote na napiling mangitlog, ipinapakita ng tagpo na ito na ang basurang itinapon natin ay napupunta sa kailaliman ng dagat. Sa ilang beses ko ng pagdokumento sa mga pugita, napatunayan ko kung gaano kagaling ang pagkakadisenyo sa bawat parte ng katawan nila. Masasabi kong sila nga ang hari ng karagatan pagdating sa panlilinlang, depensa at pagtakas. Pero may isang bagay na hindi kayang takasan ng mga pugita. Ang banta sa natural nilang tahanan na tao lang ang may kontrol.